Ito na mga kabasketball, kay Soto, posible nang maglaro bukas kontra sa Brazil ayon sa ating reliable sources dahil komportable na siyang nakakagalaw sa anumang direksyon. At silipin natin, itong tatlong best player ng Brazil na makakalaban ng ating Gilas Pilipinas at Coach Tim Kuhn gumamit ng estilo na hindi nila napagpraktisan sa ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, magkalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball ay nilabas na ng FIBA Olympic Qualifying Tournament etong schedule ng kanilang semifinals kung saan magkakaharap nga etong ating Gilas Pilipinas at ang Brazil. Sabado yan mga kabasketball, July 6, 8:30 ng gabi dito sa ating sa Pilipinas. Susundan naman yan ang laban ng Cameroon saka ng Latvia alas 12 ng madaling araw. At ang magwawagi dito nga sa dalawang game na to mga kabasketball ay maglalaban ulit at yung mananalo ay makakasungkit na nga ng ticket para nga sa Paris Olympics. Ngayon sinilip ko etong tatlong best player na etong ang Brazil, no? Una na nga dyan, etong si Lucas Diaz na may 12 points, 3 rebounds, meron pa siyang 1.5 steal at meron siyang 1.5 assist. Nandyan din si Bruno Caboclo na may 17.5 points, meron siyang 6.5 rebounds at meron pa siyang matindi, no? 1.5 blocks per game. At nandyan din etong si Leo Mendel na merong 14.5 points, 5 rebounds at meron siyang 3 assists. Ngayon sinilip ko etong mga height nitong si Lucas Diaz at Bruno Caboclo. Pareho silang 6'9 mga kabasketball. So ang laruan nila siyempre, no, center at forward kasi sila rin yung pinakamalaki. Sila lang mga kabasketball, puro 6'9 lang, tatlo lang silang 6'9 dito nga sa lineup ng Brazil. Ito namang si Mendel mga kabasketball, nakakalaro ni Kaito diyan nga sa Japan B-League. Ito siya, no? 6'7 yung height niya at forward din yung nilalaro. So napakahalaga na makapaglaro si Kai dito nga sa laban nila kontra sa Brazil kasi madodominate nila yung ilalim ni Junmar Fajardo kasi matitigas din to. Yun nga lang, mabibilis. Kasi doon sa naging laban nila sa Latvia, no, may mga 7-foot, ay sa Georgia kahapon, no, 7-footer din yung isa eh, si Vitadze. Kaya mahalaga na kumbaga meron tayong Kai Soto na magpoprotekta para mailang sila dyan nga sa ilalim. Ngayon mga kabasketball, nagbigay sa atin ng bagong update, no, ngayon lang itong ating mga reliable sources kasi may mga nabasa na rin naman akong balita eh patungkol nga dito sa status na itong ating pambatong si Kai Soto kasi mayroon ako nabasa meron pa daw soreness and discomfort. Yung discomfort mga kabasketball ayon dito sa siguro nung kagabi pa to, no, ayon kasi dito sa ating mga reliable sources wala na pong discomfort. Kumbaga komportable nang nakakagalaw si Kai sa kahit anong direksyon. So ang advice na lang sa kanya ay magkaroon ng mga patch, 'di ba? Parang mga protective gear. Kumbaga okay na siya mga kabasketball. Yun ang nakarating sa atin. Pero siya, sabi ng source natin, no, hihintayin pa rin siyempre yung magiging desisyon ni Coach Tim Kuhn, siyempre ng mga coaching staff kung paglalaruin si Kai diyan nga sa laban nila bukas. Ngayon, mga kabasketball, dito sa naging interview kay Coach Tim Kuhn diyan nga sa press conference pagkatapos nga ng laban nila kontra sa Georgia, ay natanong siya kasi naguluhan yung mga, ano eh, sabi niya, Coach Tim Kuhn, paano mo nagawa yung ganon? Kasi, ano eh, kumbaga, tinambakan na kayo eh, wala na kayong magawa nung umpisa eh. Anong adjustment yung ginawa mo? Sabi ni Coach Tim Kuhn, na lumipat daw sila sa zona. Kasi nga, ang nangyari daw, kinakain sila ng buo, no, pagka doon sa individual o man-to-man defense. Talagang wala raw silang magawa, kaya tinry nila yung zone defense. At yun nga, gumana, sabi niya, nag-struggle daw yung kalaban. At nag-stuck na sila doon hanggang sa matapos. At sabi niya, very rare, no, hindi niya raw talaga ginagamit yung zone defense. Actually, hindi raw nila na-practice yan sa ating Gilas Pilipinas. Pero siyempre alam naman natin yung mga players natin na nandyan, mga veterano na yan, mga dami ng mga team na napuntahan yan,
na kumbaga gumagawa ng zone defense. Kaya madali na para sa kanila na gawin kung ano man yung inuutos. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.